So, what's up guys? Good morning sa inyo. So, balik ako kayo. So, kahapon, di ba, nag-water test tayo dito sa ating shallow tank natin. Tapos, yun nga, di ba, ang resulta niya, mataas yung nitrates niya. Pero yung ammonia niya, gusto na good. So, nag-water change tayo. So, check natin ngayon kung kumusta nga ba yung water parameters nito. Magmula nung naglagay tayo dito ng biological filtration. Tsaka, naglagay din tayo dito ng porous rings na galing doon sa 75 gallons natin. Tapos, at the same time, naglagay din tayo ng Optima dito sa ating hangon box. So, yun guys. So, balik ako kayo. Nakahanda na yung mga test kit natin dito. So, let's go, let's go. So, nakaipit lang sa kilikili ko yung camera. So, muna tayong tubig dito sa ating shallow tank. So, ayan. Dito muna tayo sa ammonia. So, yun guys. So, nakakuha na tayo ng resulta dito sa ating nitrate tsaka ammonia. So, dito kung makikita nyo, zero ammonia pa rin tayo. Pero sa nitrate pa rin talaga, hindi pa rin siya nababawasan. So, sa tingin ko nasa 40 ppm. So, water change tayo ngayon. So, kung kahapon ginawa natin ay siguro 20%, kahapon 30. So, ngayon siguro gagawin natin siguro 80% tayo ngayon dito. So, tapos bukas, itetest ulit natin. So, balikan ko kayo. Let's go, let's go. So ayun guys, so balik tayo, nalobot na yung camera natin eh. So ito na yung Optima, lagayan natin ngayon dito sa ating grout tank. Let's go! So ayun guys, so working na ngayon yung hangon back natin. Tapos scoop ko lang ulit yung mga dumi sa ibabaw. So ayun guys, so tapos na tayo ngayon dito sa shallow tank natin. Tapos kung makikita nyo, may Optima na rin siya. Tapos bukas balikan ko kayo, water test ulit natin. So ayan na yan. Tapos yun, ito lang talaga yung problema natin guys. Ito yung hindi matanggal-tanggal na. Ito nasa 40 parts per million yung ano neto, yung nitrates neto kahit maraming halaman. Hindi kasi ito na-cycle lang maayos eh. Nung sinetap namin ito, hindi ko nalagyan ng biological filtration agad nung una pa lang. Hindi katulad nun. Naka-apat lang tayo ng water change dito. Pero nag-water test kit tayo, all goods na siya. Nitrates and ammonia. Ito nakakalimang water change. Ay, anim na yan. Oh, anim na yan. Pang-anim na pala ngayon to guys. So, ayun. Balikan ko ulit kayo bukas. Water test kit ulit natin yung shallow tank natin. Yung talaga yung problema natin eh. So, kung mapapansin nyo, naka-heater tayo dito sa ating curve tank. Dito sa ating Platymiki na tank. So, kanina umaga kasi napansin ng asawa ko, puro white spot yung ating mga isda. Nasa lalo na sila ng tanks natin. Tapos, puting-puting na yung mga katawan nila. So, hindi ko alam kung saan isda ako nakuha. Di ba kasi bumili tayo ng mga isda noong nakaraan. So, hindi kasi tayo nag-quarantine ng mga isda natin pagkabili sa pet shop. Nilagay agad natin sila dito sa ating curve tank. Ewan ko kung saan isda galing yung white spot. Kaya naka-salt bath sila dito. Itong dalawa naka-salt bath sila. Tapos, aerator. Tapos, meron methylene blue din. So, ginagamot muna natin sila dito lahat habang may mga white spot sila. So, yun. Kasalanan natin hindi tayo nag-quarantine ng mga nagbili nating isda eh. So, hindi kasi tayo sanay mag-quarantine ng mga isda kasi nga, di ba wala tayong mga tanks dito na extra. Yung resulta pala bukas na itong shallow tank natin, baritang ko ay bukas. So, maraming salamat. So, what's up guys? So, bago kayo tayo ngayon. Di ba tayo kapagupit. So, okay lang yan. Mga tatlong test natin ngayon dito sa ating shallow tank na to. Pansin ko ngayon, medyo mas clear na siya kumpara dun sa mga nakaraang araw natin, di ba? Sa mga unang video natin. Tapos, yun, check ulit natin yung parameters nito, yung nitrates, tsaka yung ammonia. Kasi nag-water change tayo, di ba, kahapon dito. So, pakita ko sa inyo ulit yung resulta. So, balikan ko kayo. Kunin ko muna yung mga test kit natin. So, ayan guys. So, nakakuha na tayo ngayon sa grout tank natin. So, test natin ngayon. So siguro guys, may nagsasabi siguro na nagmamadali tayo sa pag-nitrogen cycle ng tank natin. No? So okay lang naman yan guys, basta alam niyo ginagawa nyo, okay lang yan. Pero kung hindi nyo naman ginagawa nyo tapos sumasabog yung tanks nyo, siguro may mali kayo nagagawa kaya ganun. Katulad sa 20 gallons natin, di ba? All goods na siya. So nung linggo lang yung sinetap, ato pa lang ngayon, Wednesday. So 4 days pa lang, all goods na agad siya. So ayan guys, so ngayon check natin ngayon yung ating grout tank. So timelapse ko na lang ulit, alam nyo na yan, pangatlong beses natin ito ginawa eh. So let's go. So ayun guys, so nakalipas na po ang 5 minuto. Ito na po ang ating ammonia sa ating grout tank. So ammonia niya 0 pa rin guys. Tapos etong nitrates natin sa tingin ko nasa 5 na lang siya sa wakas. Ayan. Ayan siya guys. Between 5 to 10 na lang siya. So
consider ko na medyo cycled na rin itong grow tank natin. So sa tingin ko, goods na yan. Pabayaan na muna natin siya para mag-mature yung tank natin. Tapos, lagyan ko na lang siguro ng Optima ngayon. Pero hindi na tayo mag-water change. Mag-add na lang tayo ng Optima. Then, hayaan ko na yung mga halaman magtanggal ng mga nitrates natin. Balikan ko kayo siguro by next week. Titest ko ulit yung water parameters nito. Hindi tayo mag-water change. At kung kinaya ba ng mga halaman natin yung nitrates nito. Nag-test din tayo guys, 100 gallons natin. Ang PPM din ng mga nitrates nila ay 5 to 10 PPM. Pati yung 75 gallons natin. Tapos, ayun, ammonia nila 0 ppm. Tapos pala guys, makikita nyo, napansin nyo, ang laki ng gap ng tubig natin, di ba? Ayun kasi yung nangyari, hindi ko pala nakwento guys. Umaga yon pagising ni mama, umaapaw na yung ating sump dito. So, ayun, buti na lang, nangyari yon mga 6 ng umaga. So, paglabas ng mama ko, pagbuksan ng pinto, bangbaha na rito. Tapos, umaapaw na tong sump ko. So, pakita ko sa inyo yung picture lang kasi yung nakuha ng ko. So ayun guys, so nakita na yung picture, diba? Sobrang bahang-baha dito. So hindi ko alam kung anong dahilan, chinek ko yung out natin. Hindi naman siya naharangan ng pebbles or whatsoever. Walang harang talaga. Kaya tataka ko bakit umapaw. Biglang lumakas yung pressure ng ating water pump. Ewan ko anong dahilan, ba't siya lumakas. Samantalang gamit ko na to guys. Sa bagay kasi matagal na rin to. Siguro nasa around magti 3 years na rin itong water pump natin na Venus Aqua. So comment naman kayo dyan guys kung nangyari ba sa inyo yun. Biglang lumakas yung pressure ng water pump niya, biglang lumakas yung higop. Malalaman mo kasi na umapaw siya kasi tuloy-tuloy pa rin yung out niya. Ganyan yung out niyo. Pero yung tubig dito sa last chamber natin talagang umaapaw kahit na tuloy-tuloy din dito. So tataka ko ba't ganun? Wala namang nakaharang dito sa out natin. Wala namang nakaharang na bato or ganun. Tapos yun na lang, buti na lang yung saksakan natin is nakatago dito sa ilalim kung makikita nyo. Ganyan setup yung ginawa ko para in case hindi naman siya matutuluan or mababasa. Tapos ayun, pero tinanggal ko rin mga kagad yung mga nakasaksak. So siguro by this weekend water change ako dito or refill na lang kasi okay naman yung nitrates nito eh. So ayun guys, so share ko lang yung experience ko nung Monday yata yun or nung Tuesday. Tapos eto, goods na. Nakita nyo naman guys diba, sa unang video natin ang iikli pa ng mga halaman natin, pero ngayon tingnan nyo na halos nandyan na sa ibabaw natin yung mga halaman. Ayan oh, lumalabas na sila. So ayun, so ayusin nga natin yung ilaw. Kaya medyo green yung water niya, pero okay lang naman sa mga guppies yan guys. All good sa kanila yan. So ayan, yung medias natin dito na biological siguro stay ko muna yan dyan. Tapos, kailangan ko lang itong mag-cycle kasi matured naman na. Onti na lang yung nitrates. 5 to 10 ppm na lang yun. So all goods na yan. So ayan yung ating journey ng 20 gallons tsaka ng ating grow out tank. So share ko lang guys yung ano nila, yung progress. Kung ano nga ba yung nangyayari sa mga tanks natin sa mga bagong setup. Ayun, so eto mga to guys, all goods yan, 0 ppm nitrates yan, pati mga ammonia, 0 yung mga yan. Kaya, ayun, so okay din mag-invest guys sa ano, sa water test kit, hindi yung hulaan nyo na lang kung ba't anong nangyari, bakit ba namatay isda ko, ba't natunaw yung halaman ko. So ayun guys, so siguro dito, babawasan na siguro yung lighting hours ko dito, kasi dito nasa 10 to 12 hours yung lighting hours nito, so sobrang tagal talaga, kaya siguro medyo green yung tubig niya. So siguro bawasan ko yung lighting hours nito, gawin ko na lang siguro 6 to 8 hours. So ganun din siguro dito sa 20 gallons natin, pero okay naman siya eh. Sobrang haba na rin ng mga halaman niya compare nung una natin siyang setup. So ang dami na rin palang ramshorn snail dito guys, dumami na sila. So ayan, maglagay tayo ng mga floaters dito para naman makain nila yung ating mga ammonia sa ating water column. So ayun guys, so nalinisan na natin ito kanina. Tapos yun, gawa tayo ngayon ng bagong BBS. Guys, so may hawak tayong rock salt ngayon. Lagyan natin yung rock salt dito. So again, pasensya ulit guys kasi meron nagbabalibol sa court namin, kaya medyo maingay dito, so pasensya na. Tapos after nyo yun guys, pag lagyan nyo na yung rock salt, lagyan natin ngayon yung air hose. So ayun guys, so naipit ko na yung air hose. Gamit ko pa yung pang-ipit naman ako, pero hindi ko na yung ginagamit. So yun, clip na siya yung air hose natin. Tapos saksak natin ito ngayon. So yun, pag all goods na, saksak na natin ngayon yung ating air pump. Naihina ako, please. Uy, naihina. Copy na natin. Yun. So lagyan muna natin yan hanggang sa matunaw yung mga rock salt sa ilalim. So balikan ko kayo pag natunaw na, ihihin rin ako, ingihin na ako eh. So hindi ko alam guys kung ano yung brand ng ating BBS. So ito yung ginagamit natin, binili ko to guys kay Aquafilia. So lagay natin ngayon.
So, ayun guys. So, dito lang siguro tatapusin yung vlog natin. Dito sa ating progress ng ating mga bagong binild na tank. Yung 20 gallons, tsaka yung ating grow out ng mga halaman. So, maraming salamat sa panonood guys. Tapos, huwag niyo kalimutan pa like, share, subscribe na rin pala sa YouTube channel natin. Tapos, notification bell na rin guys para updated kayo pag nag-upload tayo. Sa mga bago vlog yan, maraming salamat. Welcome kayo dito. Kita kayo ulit sa susunod na video. Let's go!